Good afternoon po sa lahat ng ating subscribers and car owners tsaka DIYers. Welcome back sa ating channel. So, may pagtuturo sa inyo yung locations ng different sensors ng ating Toyota Avanza. So, ito naman, for example, kasi pag nagkaroon kayo ng error dyan, yung nag-check engine dyan sa dashboard nyo, tapos nagpa-scan kayo at may lumabas doon na kung ano man yung sensor ang ma-error, para alam nyo kung saan nyo titignan. So, iisa-isahin ko po. So, yung ano naman niya, ang bibigay ko lang sa inyo is location plus yung pangalan ng sensor. Gusto nyo malaman kung para saan yung sensors na yon, i-Google nyo na lang po. Madali po siyang makikita sa Google. So, let's begin. Ito po yung nauna. Ayan, ito. Ayan, ito po. Ito po, ang tawag dito ay MAP sensor. MAP sensor or manifold absolute pressure sensor. So, yan po yun. And then sa ilalim niya, may isa pa po yung sensor sa ilalim. Yan, ito po yung MAP. MAP, ito po yung isa. Nasa ilalim yan. Ang tawag naman po dyan ay TPS. Throttle position sensor. So, after niyan, next niyan, yung katabi mismo ng itong ating MAP. Ito po ito. Yan. Ito po ang tinatawag na ISC or Idle Speed Control Valve. Ang isa pa pong tawag dito ay Idle Air Control Valve or IACV. Ito usually pagka yung idle nyo up and down, ito usually yung nagko-control nun. Pagka naka-stop kayo tapos yung RPM nyo is up and down, ito po yun. Ito yung una nyong linisin. Aside sa throttle body. Then next po is ito. Ang next natin ay ito. VSP po ito. Vacuum switch valve. And then ang next po natin ito. Yan. Ito po ay OCV or oil control valve. Ito po yun. Oil control valve po yan. OCV. And then ang next natin sa taas, ito po, ang tawag dito ay IAT or Intake Air Temperature Sensor. Ito po yun. And then next po natin dyan, ito yung may green. Ito po ang PCV or Positive Crankshaft Ventilation Case. So ito po yung dapat nililinis din yan kasi yan yung pagka nakita mo ay marami ng sludge. Dito kasi lumalabas yun yung mga nagbabypass yung hindi nasusunog na gas. Dito yun, yung pressure niya papasok dito, sibabalik niya doon sa manifold. Kaya dapat nililinis po yan. Tapos ang next natin is yung nasa likod. Ayan. Ito, marami na akong familiar na dito. Ito po ay oxygen sensor. O2 or oxygen sensor. Isa po yan na sa dahilan kapag ka malakas sa gasolina ang inyong sasakyan. So minsan pagka nasira na or baka dirty lang, pwedeng palinis yan. So next, dito po sa may baba ng konti, ito sa may ilalim lang ng ito sa ilalim ng ating steering fluid. Ayan, ito. Ayan, ito naman po. So ito po ang tinatawag na knock sensor. So ito po yun, knock sensor po yan. So yun guys, yung last po natin is ito. Ito nasa ibaba. Ayan. Ito yung wire nya. Tapos ito yung nasa baba. Mayroon pa si paso makita, pero ito po yun. Ayan, ito. Makikita nyo naman itong wire na to. Mahirap dukutin eh. Marumi lang kasi, pero ito yun. Ito nasa baba. Yung mga nasa tabi ng belt. Ito nasa ibabaw lang siya. Actually, nasa gilid siya ng water pump. So yan po. Ito po yung ating ito po yung ating CKP or crankshaft position sensor. So yun po. Yan po yung mga sensors ng ating Toyota Avanza. Importante po yan. Pag nagkaroon ng check engine sa inyong dashboard tapos nagpa-scan kayo, at least pagka nakita nyo agad yung error, alam nyo agad kung saan nakahanapin. Hindi na kayo manguhula. Para paglabas pa lang kung sa sensor, alam nyo na agad kung saan pupuntahan. Alin yung hahanapin nyo ng sensor kung alin yung may sira. So malaking bagay po yan kapag magpapaiskan tayo ng mga check engine na error sa ating dashboard.
So yun lang po, maraming salamat. Please continue watching our videos and share din po ninyo sa mga kapwa natin, mga owners, especially sa mga Toyota Vios at saka Toyota Avanza na owner. Feel free to share po yung ating mga videos or yung channel natin, baka gusto nilang matuto rin mag DIY at saka magkaroon ng mga diagnostic idea regarding sa mga common issues ng ating mga sasakyan. So yun na po, thank you and always keep safe, lalo na ngayong lockdown. Maraming salamat po.